So what's up mga ka-59? Welcome back to my channel. Sa mga nagtatanong po kung maganda ba o hindi ang trabahong gwardiya, so sa video pong ito ay sasagutin po natin ang katanungang iyan. So, dalawang bagay po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang una ay anong maganda sa trabahong gwardiya at ang ikalawa ay anong hindi maganda sa trabahong gwardiya. So, advantages and disadvantages of being security guard. So dito muna po tayo sa advantages of being security guard. Bakit maganda ang trabahong gwardiya? So una po, madaling mag-apply dahil laging may hiring at marami pong agency na pagpipilian. So basta qualified ka, hindi ka mahihirapan sa pag-apply. So ikalawa, kahit high school graduate ka, ay pwede kang mag-apply ng security guard. At pwede rin kung nakapag-college ka, at kahit anong kurso ay pwede dito sa security guard. So ikatlo po, ang security guard po ay pwedeng magpa-assign ng kanyang duty kung saan po malapit ang kanyang lugar or ang kanyang bahay. So pwede ka po mag-request sa opisina doon sa area or sa duty na malapit po sa inyo tirahan. Pwede po yun. So next po, ang security guard po ay walang end of contract. Hanggat gusto mong mag-duty, pwede. Basta good performance ka. Next po, maganda pong trabaho itong security guard kung ikaw po ay nag-working student. So marami na pong gwardiya ang nakatapos ng pag-aaral dahil po sa pagtatrabaho po bilang gwardiya. Dahil sa trabaho pong ito, pwede ka pong mag-request ng schedule. At pwede ka rin mag-aral at mag-review habang ikaw ay naka-duty. Lalo't ang iyong duty ay hindi naman ganun ka-delikado. At hindi naman po ganun kahirap ang trabaho ng security guard. Kaya pwede ka pong mag-working student kapag ikaw po ay nagtatrabaho bilang security guard. So next po, bakit maganda ang trabaho ng security guard? Dahil open po ang overtime sa security guard. Pwede ka pong mag-overtime ng hanggang 8 hours or higit pa. At kung masipag ka po mag-overtime, malaki po yung iyong sasahurin. And then last po, kumpleto po ang benepisyo sa trabahong security guard. Yun po ay kung mapupuntahan mong agency, ay talaga naghuhulog po ng mga benepisyo. So yun po ang mga advantages ng trabahong security guard. Dito naman po tayo sa disadvantages ng trabahong security guard. Anong hindi maganda sa trabahong gwardiya? So number one po, risky or mapanganib ang trabahong gwardiya. So bakit po mapanganib? Dahil ang gwardiya po ay nagpoprotekta ng buhay at ari-arian. Nagpapatigil ng kaguluhan, nag-aawat sa nag-aaway, nag-aaresto ng kriminal sa area of responsibility, nagtatanggol ng kapwa at rumiresponde sa mga emergency situation. So sa mga trabaho pong iyan, ang security guard ay mapanganib po ang buhay. And then ikalawa, hindi ka pwedeng aalis sa iyong duty or sa iyong trabaho nang wala kang kapalitan. Dahil kasama po sa general order ng security guard. Sabi po doon, to quit my post only when properly relieved. Pwede ka lang umalis kung mahalinhan ka ng maayos. So next po, number 3. May pasok kahit holiday at weekend. So kaya po minsan, hindi na po tayo nakakadalo ng family gatherings or events. Dahil kahit po holiday, kahit po may okasyon, ay duty po tayo. And then sunod po, mahaba po ang oras ng trabaho ng security guard. So, kalimitan po, umaabot ng 12 hours, and then minsan po, nag-extend pa ng 16 hours, at kung hindi pa po dumating yung kapalitan, diretso ka pa. Kaya, sobrang haba po ng trabaho. So, pag mahaba po ang trabaho, minsan po ay nakaka-boring. Saka nawawala na po ng time sa family bonding. At nawawala na rin po ng time sa mga physical activity tulad po ng exercise. So next po, hindi lahat ng pwesto ay pwedeng nakaupo. Kasi po, mayroon pong pwesto na maghapong tayo.
Kaya minsan po sa mga hindi sanay ay talagang masakit po sa paa. And then next po, ang security guard po every 3 years ay nagre-renew ng lisensya. So panibagong training po yung tinatawag na retraining at enhancement at panibago pong kuha ng requirements. Medyo malaki-laki rin po ang magagastos pag nagre-renew po ng lisensya. Then next po, hindi tumataas ang sahod ng security guard. Kasi po kung hanggang saan lang yung minimum wage ay doon, hanggang doon lang po. Kung minsan pa po ay mas mababa pa sa minimum. Lalo na kung ang mapuntahan mong security agency ay mababang magpasahod. So ayan po ang advantages at disadvantages ng trabahong security guard. At sa mga nagpaplano pong pumasok sa ganito pong uri ng trabaho, ay may idea na po kayo kung ano po ang maaari niyong ma-experience kapag kayo po ay pumasok na bilang isang gwardiya. So sa mga katotohanan pong iyan, ay kayo na po ang makasasagot kung maganda ba o hindi ang trabahong security guard. So sana po ay nakatulong po sa inyo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po.